hindi ko talaga alam bakit ganun ang ginawa ko. Basta ang alam ko, ayaw kong sabihan na is it to gate. Is it to gate? Kamusta kayong lahat? At ito na naman po ang ninang ina niyong lahat. Ayan, magbabasa na naman tayo. May sumulat, may nagkamaling sumulat sa atin. At tungkol po ito sa kanyang childhood sweetheart. Ayan. Baka ito po ay my part 2. Yun, kasi medyo mahaba yung kwento. So, unahin muna natin yung part 1. So, saka na yung part 2. Uy, sundan ninyo. Simple, basahin muna natin, alamin muna natin ang kanyang kwento, yung part 1 muna. So, syempre, bago tayo mag-umpisa, ayan, pwede bang walang music? Uy, ayan, hanggang. Huwag masyadong mahaba ang music kasi mahaba ang sulat. So, kaya umpisa na natin. Sabi niya, Dear Madam Z, naniniwala ka po ba sa first love never die? Marahil ako ay oo. Simulan ko ang aking kwento nung ako'y 12 taong gulang pa lamang. Isang araw nang pumunta kami ng aking kaibigan na si Bekbek sa dagat para manguha ng mga sihi or seashells. Yan, sa Bisaya pa, minhas low tide. Yan. Hirap na manginhas kung high tide. Di ba? Langoy-langoy kanyan sa ano. Di ba? Nang napatingin ako sa tatlong lalaki na dumaan sa di kalayuan na kaedad lang din namin. Ewan ko ba, pero bakit pumipintig ang puso ko noong mapatingin ako sa nakakulay pulang lalaki? Napag-alaman ko na siya pala si Lothar. Kaibigan at kapitbahay ng pinsan ng BFF kong si Bekbek. At nakakabatang kapatid ng BF ng ate ko. Maliban kay Bekbek, meron akong kaibigang lalaki mula sa pagkabata at siya ay si Julius. O hindi po si Babaw ha. O, malalim siguro ito ng Julius. Madalas sa umaga pa lang, habang ako'y tulog, na pumupunta na siya sa bahay. So si Julius ito kasi nga magkababata. Nakabisikleta at madalas may bit-bit na pagkain. Madalas kaming tinutukso noon, pero hindi sumagi sa isip ko na may gusto siya sa akin. Dahil inisip ko, wala namang magkakagusto sa akin dahil nga feeling ko hindi naman ako kagandahan. Uy! Uy, walang nilalang ang Diyos na pangit. Lahat tayo ay maganda sa kanyang paningin. Lalo sa paningin natin mga madir, lahat ng mga junakis maganda. Tsaka yung kagandahan daw ay hayaan mo ang ibang tao ang makakita. Tsaka maganda daw yung love yourself din daw. O diba? Maring hindi ka kagandahan sa iyong paningin pero yung ibang tao, maring nagkagandahan sa iyo. Ika nga sa English, beauty is the eye of the patholder. Huh? Wise bread joke. Bunso ako sa tatlong magkakapatid. Medyo mahiyain at madalas mahilig akong sumimangot. Nasa first year high school na kami, sina Julius at Lothar ay naging magkaibigan dahil sa bayan sila pareho, nag-aaral samantalang kami ni Bekbek ay sa aming baryo. Madalas noon, pag may program sa school nila, pumupunta sila sa school namin para magdayo ng basketball. So, ibig sabihin dumayo para uso naman yan nung araw, di ba? Yung baryo. Uso yung basketball, dadayuin ng ibang taga-baryo. Ganun. Gaya ng isang recess time namin, nakita ko sa labas ng campus namin si Lothar. Bumilis ang pintig ng dibdib ko, yung di ko mawari kung ano bang bola ang nagdi-dribble sa loob ng dibdib ko o may tumatakbong kabayo. Yan ang mga love ng mga baguettes. O di ba mga Papi Love ang tawagin dyan kasi 12 pa lang siya eh. Yung mga tawag natin mga ganun. Papi Love. So hindi siya horse love, kundi Papi Love.
Ganito ang nararamdaman ko pag nakikita ko si Lothar. Sa tuwing magkakasalubong ang aming tingin ay para bang nag-uusap ang aming mga mata, na lalong nagpapakabog sa dibdib ko na halos himatayin ako. Pero dahil napakonserbatibo ko noon, ayaw ko sa lahat yung tatawagin akong easy to get. Ewan ko ba kung bakit tumasok sa isip ko na baka kako alam ni Lothar na may crush ako sa kanya. Sa isiping yun, talagang sa tuwing kami ay magkakatinginan, talagang nakasimangot ako. Parang simangot now in love letter. Yung hindi ko pa pinahalatang may lihim ako na pagtingin sa kanya. Kahit ang dibdib ko, todo kabog na. Si Lothar po pala, isa din sa kilala sa kanilang school kasi po magaling siyang maglaro ng soccer at madalas kasali din siya sa mga provincial meet. So parang sa mga provincial na ano, panglaban, ika nga. Maraming araw, buwan ang lumipas, masaya na ako sa bawat pagkakataon na makita ko siya. Madalas magkakasama sila ni Julius na napapadaan sa bahay o di kaya pumupunta kung saan kami tumatambay. O di ba kami crush din si Lothar sa kanya? Nagkakatinginan lang kami pero sabi ko nga sa bawat tingin ko nakasimangot ako sa kanya. Isang gabi habang maliwanag ang buwan, tumawid ako sa kalsada pauwi galing sa kapitbahay. Nang may makita akong mga kalalakihan na naglalakad, siguro mga mahigit 5 or 6 sila. Samantalang sila ate ko at mga pinsan at tate ko ay nagkukwentuhan sa harap ng bahay namin ng gabing iyon. Makalipas ang ilang sandali, tinawag ako ni Bekbek. Pasikreto niyang sinabi na tawag daw ako ni Julius. Bigla akong kinutuban sa kung sino ang mga lalaking iyon. Kaya imbis na sumama ako kay Bekbek, sabi ko sa kanya na kung sino ang may kailangan, siya dapat ang pupunta or pumunta. Siyempre, ganun naman talaga. At ayun na nga, hindi ako sumama sa kanya. Napag-alaman ko na sila Lothar pala ang mga lalaking nakita ko at doon sila sa bahay ni Bekbek nag-iinuman. Siguro parang ano ito ay parang 12 years old. Parang napaisip ako na 12 years old, nag-iinuman na or baka hindi ko lang sure. Pupunta daw sana sila sa bahay para dito mag-inuman pero nang makita nila ang tate ko ay bumalik sila. Ay, takot sa tapay. Tapos nakita daw ni Bekbek na yung nag-uusap si Julius at Lothar. Saka siya inuutosan na tawagin ako at sabihin lang daw na tawag ako ni Julius. At may sasabihin daw ito sa akin. Lumipas ang mga minuto at sandali, pumunta pa rin sila sa bahay. At dahil kabiruan din naman nila ang tatay ko at ate ko, ayon at sila ay nakipagkwentuhan. Samantalang ako ay pumunta sa bahay ng lola ko para umiwas. Umiwas kay Lothar o kay Julius? Ayan. Minsan nagkaroon ng fundraising program sa school nila Lothar at Julius kasama sa fundraising nila yung pagsulat nila ng love notes na may bayad na 2 pesos. Ganun naman noong araw eh. May mga ganun eh. At babasahin nila ito sa stage habang may magandang musika. Parang music. Ayun. Hindi ko alam kung bakit tumasok sa isip ko yung sumusulat sa love notes. At ganito ang nakasulat. To Lothar, alam kong alam mong may crush ako sa'yo. Pero crush lang yun at noon yun, hindi na ngayon. From UN High School Girl. Hindi ko talaga alam bakit ganon ang ginawa ko. Basta ang alam ko, ayaw kong sabihan ng easy to get. Hanggang maaari, ayaw kong malaman ang crush ko na crush ko siya. After ng love notes na yun at hindi ko na halos matandaan ang mga nangyari, basta feeling ko natanggal yung isa sa mga alalahanin ko. Meron akong kaklase na lalaki na si Nikki. Siya ay matangkad at maputi. Anak siya ng isa sa teacher namin. Ewan ko ba, feeling ko may gusto siya sa akin kasi madalas binibigyan niya ako ng pagkain at niyayayan niya ako sa bahay nila.
Madalas siya din ang nagsusulat sa notebook ko pag may pinapakopya ang teacher namin. Tapos biglang pumasok sa isip ko na kako kay Bekbek pag magtanong ang pinsan niya na si Abundeo na kaibigan ni Lothar kung tungkol sa amin ni Nikki. Sabihin niya na kami na ni Nikki. Aha. Ewan ko ba bakit todo ang effort ko sa pag-iwas kay Lothar, samantalang ang saya-saya ko pag makita siya. Isang gabi sabay sa liga ng basketball, merong programa sa school nila Lothar. Sabi ng ate ko, punta daw kami sa school nila. Habang naglalakad kami, hindi ko alam kung bakit rumehistro ng malinaw sa diwa ko ang kapugian ni Lothar. Bigla na lang siya nagpakita sa isip ko, samantalang hindi ko naman siya iniisip. As in, malinaw na pumasok siya sa isip ko. Pagpasok namin sa gate ng school nila, bumungad ang awitin ng MLTR, Nothing to Lose, na paboritong paborito ko noon at siya din paborito daw awitin ni Lothar noong nagdadrum daw sila sa music room. Habang naglalakad, papasok, napatingin ako sa second floor ng building ng school nila, which is doon ang direksyon na pupunta kami. At medyo nasurpresa ako na makita ko si Lothar doon tapos nakatanaw sa malayo na parang malayo ang iniisip habang ninanamnam ang ganda ng awiting yun. Nang sakto napatingin ako sa dikalayuan, nakita ko sila Julius. At nakita niya kami paakyat sa kung saan sila naroon ni Lothar. Marahil ay hindi alam ng ate ko na andun sila. Medyo napaisip ako sa ginawa ni Julius. Bigla na lang pinuntahan si Lothar at parabang niyaya niya ito para umalis. Samantalang nakatulala ito na nakatanaw sa malayo habang iniisip ako. Char, sabi niya. Char lang yun ha. Pero yun talaga iniisip ko. Ako ang iniisip kasi bilang pumasok na lang siya ko sa kaisipan ko. Hoy, char. Walang char ito ha, walang char. Umalis nga sila noon. Doon sila dumaan sa kabilang hagdanan para hindi kami magkasalubong. Hindi malang nakita ni Lothar na paakyat kami sa direksyon nila. Sana man lang nakita ko noon ni Lothar para man lang nakita ko kung anong gagawin niya. Iiwas ba siya o manatili doon hanggang magkita kami? Maraming tanong ngayon ang hindi ko alam ang mga sagot. Una, may gusto ba sa akin si Julius? Kasi nalaman ko sa tatay ko na nagsabi pala itong nanay ni Julius noon na baka daw magkadibilupan kaming dalawa. Gusto daw niya kaming ipaglayo. Ay, grabe si mother ni Julius ha. Pangalawa, may gusto ba sa akin si Lothar? Kasi nababasa ko sa titig niya. Pangatlo, what if pumunta ako noon nung pinatawag nila ako, sino ba talaga ang may sasabihin noon? Si Lothar ba o si Julius? Pang-apat, bakit di man lang siya nagbigay ng love letter sa akin? Bakit nga ba no? Bakit ba hindi? Pang-lima, bakit iniwas ni Julius ang pagkikita sana namin noon ni Lothar? Ito ang mga tanong na gusto kong malinawan. Kayo po, ano sa tingin nyo? Ayan, kayo mga lovely viewers, ano daw sa tingin ninyo ha? So kayo pwede kayo mag-comment below or ano yung mga masasabi nyo about sa sulat ng ating letter sender. At hanggang dyan na lamang po, gumagalang UN High School Girl. Ayun! Maraming salamat po sa iyong pagsulat, sa iyong lingkod. Ito yung tinatawag na puppy love dun sa part 1. So mayroon pang part 2, abangan natin kung ano yung karugtong sa love story nila ni Lothar, ni Julius. Kasi parang naano ko dito si Lothar ay crush niya. So lihim niyang, parang lihim niyang love. Ayan. Tapos si Lothar, hindi niya alam kung may love din sa kanya. Kasi nga, hindi rin niya naman malaman kung may pagtingin dito si Lothar sa kanya. At ganun din si Julius. Kasi si Julius is kababata niya. So parang hindi rin niya malaman kung si Julius ay may pagtingin din ba sa kanya. So marami siyang katanungan. So alam niyo naman, ang mga teenager, ayan.
ano pa yan, maraming mga katanungan, tapos dumadaan talaga sa buhay ng sa pagiging teenager yung mga ganyang crush. So ayan po, ano po ang marami sa tanong, 5 tanong yun. Kung ayun po, bigyan niyo po siya ng idea kung alin doon, ano yung maipapayo sa kanya. Pero mayroon pa po yung part 2, so abangan po natin. Siguro yung part 2, medyo ano na sila, nasa college na siguro. So abangan natin kung ano ang kahinanap na ng storya nila ni Julius at ni Lothar. So ayun po mga kapunak, sana nagustuhan ninyo ang ating liham ngayong araw na ito. At nako, ang laging habilin ng inyong lingkod na habang buhay may pag-asa at may mapapangasawa. Sa gusto po mag-sumulat, ililib ko lang po sa description kung saan nyo po pwede padala. Pero lagi ko sinasabi sa messenger po, Zetrofeld. At yung email address po ay nasa description lang ha. So na pang inaantay nyo, sulat na. So ayan po, hanggang dyan na lamang po. Ingat silang lahat sa atin. And I love you all. Castor oil. Ano pa ba yun? Baguio oil. Spring oil. At yung siyempre yung aking parang hindi patatalo na efficacy oil. Mwah.